Ang libro ng Revelation, mga kaibigan, ay isa sa mga pinaka-misteryo na libro sa Biblia kung saan nababalot ito ng iba't ibang klase ng imahe katulad na lamang ng mga dragon, mga larawan na hindi natin mawari kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Pero alam niyo ba, mga kaibigan, na ang susi sa libro ng Revelation ay ang libro ng Daniel, dahil hindi natin maintindihan ang libro ng Revelation kung hindi natin maiintindihan ang libro ni Daniel. At binabanggit, mga kaibigan, sa Revelations 1 verse 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Oo, mga kaibigan, ating pag-usapan ngayon ang patungkol sa libro ng Daniel, partikular sa Daniel chapter 2. Kung ating makikita, mga kaibigan, ang history at ang Biblia, mga kaibigan, ay nagkakatugma sa kanilang mga sinasabi. At ating tutunghayan kung ang mga hula ba sa Biblia ay naging katuparan sa nangyari sa ating history. At kung ating makikita, mga kaibigan, binabanggit din dito sa 2 Peter 1 verse 20, ang Biblia ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi na natin kailangan, mga kaibigan, ng interpreter sapagkat ang Biblia mismo ang magsasabi kung ano ang ibig sabihin ng mga bagay na kanyang pinabanggit na mangyayari sa hinaharap. Kung ating babalikan, mga kaibigan, ang Daniel chapter 2, ito ay isang panaginip na isang hari sa lugar ng Babylonia. Ang Babylonia, mga kaibigan, noong unang panahon ay ito rin ang tinatawag na Mesopotamia, kung saan dito ang cradle ng unang civilization. At naalala ko pa ito, mga kaibigan, nung ako ay high school, na kung saan sa history ay tinuro ng aking teacher na ang unang civilization ay tinatawag na Mesopotamia, na ngayon ay tinatawag na Iraq, at dati nang tinatawag na lugar na Babylon. Ang Babylon, mga kaibigan, ay binabanggit sa libro ng Revelation ng 6 na beses. At kung ating makikita ang libro ng Daniel chapter 2, dito unang nabanggit ang lugar na Babylonia. Sapagkat ang lugar ng Babylonia, mga kaibigan, noong unang panahon ay ito ang pinakasikat, ang pinakatanyag, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. At paano ba na ang lugar na ito ay may kinalaman sa katapusan ng mundo, at ano ang kinalaman nito sa ating panahon ngayon? Isinulat ang libro ng Daniel dahil kay propetang Daniel, siya mismo ang nakasaksi sa mga nangyari sa lugar ng Babylonia. Ang Babylonia, mga kaibigan, ay ito ang parang United States noong unang panahon. Kung gusto mong mag-abroad, ay magkakaroon ka talaga ng future sa panahon na kung saan ang Babylonia ang pinakatanyag sa lahat. Natalo, mga kaibigan, ng bansang Babylonia ang bansang Israel, dahil ang bansang Israel ay tumalikod sa ating Panginoon. Kaya naman pinahintulutan ng ating Panginoon na sakupin ng bansang Babylonia ang Israel. Ito ay dahil din sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar. Si Haring Nebuchadnezzar, mga kaibigan, ay nagkaroon ng isang panaginip. At sa kanyang panaginip, mga kaibigan, siya ay nabagabag dahil nakakakilabot ang kanyang panaginip na sa kanyang paggising sa umagay, nabagabag ang kanyang damdamin. Ngunit ang problema dito'y hindi niya naalala kung ano ang kanyang panaginip at kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Kaya naman, ipinatawag niya ang lahat ng mga mahikero, ang lahat ng mga sorcerers, ang lahat ng mga matatalino sa kanyang lugar. At isa na dito ay si Daniel, na isang Hudyo. Siya, kasama ng kanyang tatlong mga kaibigan na si Shadrach, Meshach at Abednego, sila ay nananampalataya sa totoong Diyos. Pagkatapos nito'y tinanong niya ang mga mahikero kung alam ba nila kung anong ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngunit sabi ng mga mahikero sa kanya, "Mahal na hari, iyong sabihin ang iyong panaginip at aming sasabihin ang kanyang ibig sabihin." Ngunit ito ang problema, mga kaibigan, dahil si Haring Nebuchadnezzar ay nakalimutan niya ang kanyang panaginip. Kaya naman sa kanyang galit, siya ay nagbigay ng hatol sa kung hindi masasabi ng kahit sino mang mahikero at matatalino at scholars sa kanyang bansa ay lahat sila ay mamamatay. Damay na rin dito si Daniel at ang kanyang mga kaibigan.
Ngunit lumapit mga kaibigan itong si Daniel at sinabi niya mga kaibigan dito, "Mahal na hari, walang sino man sa lupa ang makapagbibigay ng kapaliwanagan sa iyong panaginip. Ngunit may Diyos sa langit na nakakaalam ng lahat ng mga sikreto. At ang panaginip mga kaibigan ay binigay ng ating Panginoong Hesus. At ang panaginip mga kaibigan ni Haring Nebuchadnezzar ay kanyang ibinahagi kay Propetang Daniel at ibinigay din ng ating Panginoon ang interpretasyon kay Daniel. Kaya naman lumapit mga kaibigan si Daniel at ito ay binanggit niya kay Haring Nebuchadnezzar, "Ito mahal na hari ang iyong panaginip, ika pa ni Daniel, at ito ang kahulugan nito. May mga babangon na mga kaharian bago darating ang kaharian ng Diyos." O mahal na hari, binabanggit niya pa mga kaibigan sa Daniel 2 verse 38, "Mahal na Haring Nebuchadnezzar, ikaw ang ulo na ginto." Kung ating makikita mga kaibigan, ang ancient Babylon noong 605 hanggang 539 BC, ito ang naging pinakamakapangyarihan na bansa sa panahong ito. At kung ating makikita, ang bansang Babylonia mga kaibigan ay napakayaman dahil halos lahat ng kanilang mga kagamitan ay yari sa ginto. Meron pa silang tinatawag na Temple of Marduk na 91 meters ang kanyang taas at ito ay yari sa ginto. Kung ating maalala mga kaibigan, isa sa mga ancient wonders of the world ay ang Hanging Gardens of Babylon na makikita sa Babylonia. At kung ating makita mga kaibigan, sabi dito sa propesiya, "Ang iyong kaharian mahal na hari," sabi ni Daniel, "ay hindi magtatagal sapagkat may papalit na mas mahina ang kaharian ng pilak na tatalo sa iyo." Kung ating makikita mga kaibigan, ay ito ang mga nalabi na naka-inscribe sa panahon ni Nebuchadnezzar. Nakasulat dito mga kaibigan ang mga katagang, "May it last forever." Ang Babylonia nawa ay manatili magpakailanman, na isinulat mga kaibigan ito sa mga bricks sa lugar ng Babylonia. Ngunit pag sinabi mga kaibigan ng ating Panginoon na ito ay hindi na babangon pa, ay talaga namang hindi na talaga ito babangon pa. Pagkatapos mga kaibigan ng paghahari ng Babylonia, ay tinalo ito ng Medo-Persia. Sa Daniel 2 verse 39, binabanggit ni Daniel kay Haring Nebuchadnezzar, "At pagkatapos mo ay babangon ang ibang kaharian na mababa sa iyo." Ipinahayag ng ating Panginoon kay Daniel na mayroong isang leader, isang hari na tatalo sa Babylonia. 150 years bago maipanganak ang leader na ito ay binanggit na sa Biblia sa pamagitan ni Isaiah na binabanggit niya mga kaibigan sa Isaiah 45 verse 1. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kanyang pinahiran ng langis kay Ciro, na ang kanang kamay ay aking hinawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya. Ang binabanggit mga kaibigan dito na ibong mandaranggit ay hindi si Felix Manalo, kundi ito mga kaibigan ay si King Cyrus na tatalo mga kaibigan sa Babylonia. At ito nga mga kaibigan ay natupad, sinugod ni King Cyrus kasama ni King Darius ang lugar ng Babylonia at tinalo nila ito. At ito mga kaibigan ay nakasulat sa Cyrus Cylinder. Dito nakasulat kung paano tinalo ni King Cyrus ang Babylonia. At sila mga kaibigan ay nanaig mula 539 to 331 BC. Sila ang naging pinakamakapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi rin sila magtatagal dahil binabanggit mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39 at ang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. Sila ang maghahari pagkatapos ng pilak. At muntik kong nakalimutan mga kaibigan, ang Medo-Persia pala ay kalimitan na kanilang ginagamit sa pagkikipagdigma ay pilak. Kaya naman tinatawag silang Silver Kingdom. At ang sumunod mga kaibigan ay ang pangatlo, ang tanso na mas mababa kaysa sa pilak. Merong isang bata na leader na mula sa Macedonia na binuo niya ang kanyang armies at nagkaroon siya ng apat na general at sila'y nagmarcha sa buong Medo-Persia at kanilang tinalo ang buong kaharian ng Medo-Persia sa kanyang edad mga kaibigan na bata pa. Ito ay walang iba kundi si Alexander the Great. Siya mga kaibigan ang tumalo sa buong Medo-Persia na binabanggit din mga kaibigan sa Daniel 2 verse 39. Ang susunod na kaharian
ay tinatawag na Bronze Empire na kung saan lahat ng kagamitan nila Alexander the Great ay yari mga kaibigan sa bronze o tanso. At kung ating makikita mga kaibigan, ang history at ang Biblia ay nagkakatugma ang kanyang sinasabi dahil lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin ay plano ng ating Panginoon. Isaiah 58 verse 11, "And the Lord shall guide you continually." Pagkatapos mga kaibigan ng Grecian Empire na sila ay naghari mula 331 to 168 BC, ay binanggit ni Daniel na ang susunod na kaharian na pinakamalakas na babangon sa buong mundo ay matibay na parang bakal. Palibhasay ang bakal ay nakakaturog at nakakapagsuko ng lahat ng bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. Oo mga kaibigan, ang binabanggit na bakal o Iron Empire na umusbong at naging malakas ay ang Roman Empire. Ang Roman Empire mga kapatid, sila ang pinakamatagal na imperyo na nag-rule dito sa ating mundo. Dahil sila ay nag-rule 168 BC to 476 AD. At kung ating makikita mga kaibigan, ay mahaba ang binti na sinisimbolo ang mahabang imperyo ng Roman Empire. Ito rin mga kaibigan ay nakalagay sa ating history na ang Roman Empire mga kaibigan noong unang panahon ay sakop niya ang buong Europa, parte ng Asia, parte ng Africa at ganito kaluwang mga kaibigan ang lugar ng Rome. At sa panahon din mga kaibigan ng Roman Empire, ang pinakamalakas na bansa noong unang panahon ay dito rin na ipanganak ang ating Panginoong Hesus. At kung ating makikita mga kaibigan, ang rulership ng Roman Empire din ang nagpapako sa ating Panginoong Hesukristo at naipanganak din si Jesus Christ sa panahon ng Roman Empire. At pagkatapos nito, binabanggit ni Daniel sa Daniel chapter 2 verse 41, "At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok at ang isang bahagi ay bakal ay magiging kahariang hati, ngunit magkakaroon niyaon ng kalakasan ng bakal. Yamang iyong nakita na ang bakal ay nahalo sa putik na luto." At kung ating makikita mga kaibigan, ay tayo na ay nabubuhay sa pinaghalong bakal at putik sa mga paa ng larawan na ito. At kung ating makikita mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa 10 daliri ang divided Europe dahil ang buong Europe mga kaibigan noong unang panahon ay Roma lang, ngunit nagkaroon ito ng division na binabanggit sa banal na kasulatan na magkakaroon ng division ang Roma. At kung ating makikita mga kaibigan, ang Roma ay nahati-hati sa 10: ang Anglo-Saxons, Franks, Alamani, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths, Vandals. Ito ang 10 mga kaibigan na kaharian na sumisimbolo mga kaibigan sa 10 daliri na maghahari sa buong mundo. At ito ang kanilang mga modern na mga pangalan: ang Germany, Switzerland, France, Italy, England, Portugal at Spain. At kung ating makikita mga kaibigan, sa binabanggit mga kaibigan ng Daniel chapter 2, ang rulership ng Babylonia, Medo-Persia, Greece, Rome at divided Europe ay nangyari sa loob ng 2,500 years. At kung tatanungin ko kayo mga kaibigan, nasaan na tayo? Wala na tayo sa Babylonia, wala na rin tayo sa Medo-Persia, Greece o Roman Empire. Tayo ay nasa divided Europe. Tayo mga kaibigan ay nasa mga paa. At kung tatanungin niyo ako, ano ang susunod pagkatapos nito? Ito mga kaibigan, ang bato na tatama sa paa. At sino mga kaibigan ang batong ito? Daniel 2 verse 44, "At sa mga kaarawan na mga hari niyaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niyaoy iiwan sa ibang bayan, kundi papuputol-putulin at lilipunin niya ang lahat na kahariang ito at yaoy lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok hindi na mga kamay at pumutol ang mga bakal ng tanso, ng putik, ng pilak at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa harapin, at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaaninaw niya ay tapat."
Totoo mga kaibigan na halos 99% na binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 2 ay natupad na. At ang hinihintay na lamang natin mga kaibigan ay ang dakilang pagdating ng ating Panginoon, ang dudurog sa lahat ng mga bansa at ang mananatili magpakailanman ay walang iba ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Sa pagkakataong ito ay medyo maselan ang ating tatalakayan na topiko patungkol ito mga kaibigan sa isang pangitain ni Daniel sa Daniel chapter 7, ang pangitain ng apat na halimaw. Pagkatapos darating ang katapusan ng pang-apat na halimaw. Ito ay binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 7. Atin itong baybayin. Verse 1. Noong unang taon ni Belshazzar bilang hari ng Babylonia, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain sa kanyang panaginip. Isinulat ito ni Daniel. Ito mga kaibigan, ang panaginip ni Daniel ayon sa kanyang mungkahi. Isang gabi, nakita ko na kabi-kabila ay binabayo ng malakas na hangin ang malaking dagat. Mula sa dagat ay may umahong apat na iba't ibang halimaw. Ang una ay parang leon, ngunit may mga pakpak ng agila. Habang ako'y nakatingin, na bunot ang mga pakpak nito, umangat ito sa lupa at tumayong parang tao. Binigyan ito ng isip ng tao. Ang ikalawa naman ay parang oso. Ang dalawang paa lamang nito sa huli ang inalakad at may kagat pang tatlong tadyang. May tinig na nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kahawik ng leopardo. Ito'y may apat na pakpak sa likod tulad ng sa ibon, apat din ang ulo at binigyan ito ng pangyarihan. Pagkaraan nakita ko ang ikaapat na limaw. Nakakatakot ito at napakalakas. Bakal ang ngipin ito at niluluray ang anumang makagat at tinatapakan ang matira doon. Kakaiba ito sa tatlong nauna sapagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay napunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa isa sa mga ito ang nabubuhay magpakailanman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya ay naglalagablab at ang mga gulong nito ay nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon bukod pa sa daan-daang milyon na nakatayo sa harap niya. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at pinuksan ang mga aklat. Dahil sa sobrang kayabangan, sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ikaapat na hayop at inihagis ito sa apoy. At iba namang halimaw ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. Patuloy ang aking pangitain. Nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Ito mga kaibigan, ang pangitain ni Daniel. At bigla nga siya mga kaibigan na nagising at siya ay nabagabag kung ano ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Ngunit ito rin mga kaibigan ay binabanggit mga kaibigan sa Daniel chapter 7. Binanggit din dito ang ibig sabihin ng pangitain ni Daniel. Kung ating mapapansin mga kaibigan sa ating pinag-usapan nung nakaraan sa pangitain ni Haring Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 2, ito rin ay tumutukoy mga kaibigan sa mga kaharian na mabangon bago darating ang kaharian ng Diyos. Kung ating mapapansin kasi mga kaibigan, ang leon mga kaibigan na nakita ni Daniel ay tumutukoy rin sa lugar ng Babylonia. Dahil ang leon sa Babylonia mga kaibigan ay ang ibig sabihin nito ay hari ng lahat ng mga hayop. Ibig sabihin, siya rin ang tinatawag na head of gold. Ang ibig sabihin mga kaibigan ng pakpak sa pangitain mga kaibigan ay sumisimbolo sa kung gaano kalakas at kabilis gumalaw at sumakop ng ibang bansa ang lugar ng Babylonia. Dahil kilala mga kaibigan si Haring Nebuchadnezzar na greatest conqueror at talagang napakabilis niya mag-conquer ng iba't ibang mga bansa. Ngunit siya mga kaibigan ay pinalitan ng Medo-Persia.
ito ay tumutukoy rin, mga kaibigan, sa silver na chest at mga kamay ng imahe na tumutukoy rin, mga kaibigan, sa Daniel chapter 7, ang puso. Dahil kung ating makikita at mapapansin, meron siyang tatlong tadyang sa kanyang bibig na tumutukoy sa tatlong malalaking mga bansa na kanyang nasakop. Isa na dito ang Babylonia. Natalo niya ang Babylonia. Natalo rin niya, mga kaibigan, ang Lydia at maging ang Egypt. At kung bakit oso, mga kaibigan, ang ginamit sa pangitain ay dahil napakalaki, mga kaibigan, ng teritoryo na nasakop ng Medo-Persia. Ang pangatlo, mga kaibigan, ay ang Grecian Empire. Sila ay namuno sa panahon ng 331 BC hanggang 168 BC sa pamamagitan ni Alexander the Great na tumutukoy rin, mga kaibigan, sa kapa na bronze ng imahe sa Daniel chapter 2. Kung ating mapapansin kasi, mga kaibigan, ang leopardo ay tumutukoy, mga kaibigan, sa kung gaano kagiting na mandirigma si Alexander the Great at kung bakit apat ang kanyang mga pakpak ay ibig sabihin, mga kaibigan, nito ay mas mabilis silang lumusob at kinongker ang buong teritoryo ng Medo-Persia at tinalo nila ito na habang bata pa si Alexander the Great. Ngunit pagkatapos na mamatay ni Alexander the Great ay nahati sa apat na pamahalaan ang buong teritoryo ni Alexander the Great. Ito ang kanyang apat na general, si Cassander, Lysimachus, Ptolemy at Seleucus. Pagkatapos nito, mga kaibigan, sa Daniel chapter 7 verse 7, pagkatapos nito ay may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ikaapat na hayop, kakilakilabot at makapangyarihan at totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal na nanakmal at lumuluray at niyurakan ang kanyang mga paa, ang nalabi at kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya at siya ay may sampung sungay. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa apat na hayop na ito, tapos na ang Babylonia, magkatapos Medo-Persia, tapos Grecian Empire. Ano ang sumunod, mga kaibigan? Walang iba kundi ang Roman Empire. Tinatawag rin ito, mga kaibigan, na Iron Kingdom. Sila ay namuno mula 168 BC hanggang 476 AD. Siya, mga kaibigan, ay may sampung sungay na tumutukoy sa Divided Europe na ating napag-aralan, mga kaibigan, sa last nating topic sa Daniel chapter 2. Ang Roman Empire, mga kaibigan, ito ang pang-apat na hayop na nakakatakot na nakita ni Daniel. At bakit nakakatakot, mga kaibigan? Dahil ito ang huling kaharian na papangon bago darating ang kaharian ng ating Panginoon. At kung ating mapapansin, binabanggit dito, mga kaibigan, dinudurog nito sa kanilulunok ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. At kung ating mapapansin, mga kaibigan, sa verse 8, pinagmasdan kong mabuti ang sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang tatlong sungay ay nabunot upang magkaroon ng buwang ang sungay na tumutubo. At ang sungay na ito ay may mga mata na tulad sa tao at may bibig na nagsasalita ng sobrang kayabangan. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, ang sampung sungay ay rumirepresent, mga kaibigan, sa sampung mga hari at sampung kaharian na binabanggit din sa Daniel chapter 7. Sa verse 24, ikadito, ang sampung sungay ay kumakatawan sa sampung hari ng kahariang ito. Sa gitna nito'y lilitaw ang isa, kakaiba sa mga nauna at tatlong hari ang kanyang pababagsakin. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, tatlong kaharian sa Europa ang nahwala. Ito ang Ostrogoths, Heruli at Vandals dahil ayaw nila na mamuno ang maliit na sungay na ito, ang maliit na kaharian ito, kaya sila ay pinatanggal sa kasaysayan. Pinatay sila at wala nang nalabi kahit isa sa kanila. At isa itong kaharian, mga kaibigan, na naghari-harian at punong-puno raw ng kayabangan. Sino kaya, mga kaibigan, ang maliit na sungay na ito? Ngunit ano, mga kaibigan, ang sumunod pagkatapos nito? Nakita, mga kaibigan, ni Daniel na dumating ang ating Panginoon. Sa verse 9, habang ako'y nakatingin, mayroong naglagay ng mga trono na upo sa mga ito at nabubuhay magpakailanpaman. Puting-puti ang kanyang kasuotan at gayon din ang kanyang buhok. Ang trono niya'y naglalagablab at ang mga gulong nito'y nagliliyab. Parang bukal ang apoy na dumadaloy mula sa kanya. Pinaglilingkuran siya ng milyon-milyon.
bukod pa sa daan-daang milyon na katayo sa harap niya. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at pinuksan ang mga aklat. Ito mga kaibigan ang parating na huling kaharian, ang kaharian ng Diyos na binabanggit mga kaibigan ang ating Panginoon ay parating na siya ay nakaupo sa kanyang trono na naglalakablab mga kaibigan. At sa kanyang pagdating mga kaibigan habang naghari-harian ang maliit na sungay na ito sa verse 11 binabanggit niya dito, dahil sa sobrang kayabangang sinasabi ng sungay, muli akong tumingin at nakitang pinatay ang ikaapat na hayop at inihagis ito sa apoy. Oo mga kaibigan, kinuha ng ating Panginoon at inihagis niya sa apoy dahil sa sobrang laki ng kasalanan niya laban sa ating Panginoong Diyos. Habang ang ibang mga halimaw mga kaibigan ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit binigyan pa ng panahong mabuhay. At pagkatapos ito sa verse 13, patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa lapaap, sa langit, ang parang isang tao, lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman. And verse 14, binigyan siya ng kapamalaan, ng karangalan, at ng kaharian, upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. At ang pamamahala niya ay hindi na magwawakas, at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. O mga kaibigan, ito ang pangitain ni Propetang Daniel bago darating ang kaharian ng ating Panginoon. At kung ating makikita, tayo na mga kaibigan ay nabubuhay sa pang-apat na hayop. Ito matukoy sa buong Europa ang pamumuno ng sungay, ang kaharian dadatnan ng ating Panginoon bago niya hukman ang buong sanlibutan. Mga kaibigan, malapit na tayo sa pagdating ng ating Panginoon. At kinakailangan natin mga kaibigan na isang pag-asa, isang dakilang pag-asa sa ating hinaharap. Ito ang pagdating ng ating Panginoong Hesus, ang pagdating ng dakilang pag-asa para sa iyo at ang iyong pamilya.